Kung ang may tao sa mo, sino may ang dito? Wala. 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 Lowell. 100,000. Wala ni pera? Yes. Okay. Maliit. Makakatayo ng negosyo? Sari-sari. Pwede, pero hindi negosyo lang. Hindi ba? Bigyan ko kayo naman ng example. Food card. Sino mo dito nakakalala ng food card? Sa Pilipinas po, pinakalala ko po kasi yan kasi nung bago ko po dito, kahit paano, mas gusto ko mag-business kaya sa pinakalala. Ang food card daw po, kikita ng neto, 15,000 pesos. Payaman? Hindi. Hindi. Hindi, di ba? Hindi. Ang mayamayaman daw po sa food card, meron silang 10 food card. Kumikita sila 150,000 pesos a month. Tama po ba? Payaman? Yes! Pwede. Pwede. Ngayon po, ito po yung pagpakita sa inyong negosyo. Hindi po na nangailangan ng maraming kapital. At hindi rin po na nangailangan magaling ka o parang ka experience sa negosyo. Sino po excited na? Oo! Oh. Kayo lahat! Kayo lahat! Ito po, Royal Business Club. Ang Royal Business Club po ay pinayo noong 2006. Kaya po tayo headquarters sa Pilipinas. Nasa Quezon Avenue po. Ngayon, kung makapasad po kayo doon sa Quezon Avenue, pakikita niyo po yung business natin doon. Yung headquarters. Tama po ba? Tama. Ayan po na tayo? Yes! Go! Ngayon po, meron pong dalawang tao na sa likutan Royal Business. Si Mr. Ricardo S. Castaneda at si Julius Alan Velasco. Si Mr. Ricardo Castaneda, isa po siyang financial expert. Magaling po siya sa negosyante. At itanong po si Julius Alan Velasco. Magaling po siya sa marketing. So, kung mapapansin nyo, magaling na negosyante, magaling na marketing. Ano po mangyayari sa negosyo? Power! Magpupunpo ang negosyo. Kasi nagsama ang magaling sa negosyo ay magaling sa marketing. Hindi po lahat ng magaling mag-marketing ay magaling sa negosyo. Tama po ba? Hindi rin po lahat ng magaling sa negosyo ay magaling sa marketing. Tama po ba? Tama. Ngayon, itong dalawa na ito, magaling sa negosyo, magaling sa marketing, magaling na po po ang produkto. Ito po yung mga produkto natin. Pero po, Max. Di ba? Pangalan pa lang. Maganda na, di ba? Welcome to the Max. Sabi nga, kapag daw po ito, inihalo ng misis sa pagkain ng kanyang asawa, kinabuhasan, masaya. Ay, grabe! So, mga nalaki mo po, wala, hindi lang naman po doon lang yung performance. Kumbaga, ay anti-aging po yan. Kumbaga, lumayakas po yung mga nagawa ng babae, ng lalaki. Kasi po, kumbaga, gumigila sila, kumbaga. Sa mga babae naman daw po, huwag kayong iinom na yun. Kasi, magkakaroon po. Tama po ba? At ito naman po, isa pong beautify, gluta. Kojic, papaya. Kojic na po, papaya pa. Huwag ito po ipapabal sa mukha niyan kasi anti-spray po yan. Magpapalad po yung mukha niyan. Kaya po sa mga gusto kayo pumuti, pababad at paano pumuti ka ka. Huwag niyo pong gagawin yun kasi magpipil po kayo. At ito po sa mga dry skin, ang gagamitin niyo po yung gluta. Huwag po yung kojic po tayo, yung gluta po. Okay po ba? Ngayon, hindi po pwede i-check na yung produkto kahit meron po tayo ng talagang yan para sa hindi po magkakagal po tayo. Ito po ang paraan paano kumita. Paano po tayo kumita? Muna-muna, kailangan po bumili ng super package. Bakit? Kasi, ang pahiwa naman, bibenta ka. Pinapakita mo lang sa brosyo, di po ba? Mas maganda, dalawa yung product, pinapakita mo na personal. Ngayon, kung nagustuhan yung product, iwan mo na.
You want? Nakabenta ka na agad. Tama po ba yan? Yes. Ngayon, magkano yung mga super package? Magkakaroon ka na ID, ATP to purchase. Meron mga dosyo, meron mga sinibugan. So, paano mo sisimulan yung negosyo? Tama po ba? Sa pagpili mo ng Supreme Package, at pipili ka uli ng produkto, meron ka na doon pong 30% sa susunod na pagpili mo ng produkto. Lifetime po yan. Ngayon, paano po ang kitaan? Kung ikaw, may kaibigan ka, naingit sa isang negosyo, bumili din ang Supreme Package, kikita ka po sa kanya ng 178 Qatari Riyal. Halimbawa, ito po ikaw. Ito ka. Meron kang isang kaibigan, bumili ng package, kikita ka ng 178. Okay po ba yan? Meron ko rin isang kaibigan na naingit dito. Bumili ng package para makapagsimula ng negosyo. Meron pa po ulit 178 riyal. Ngayon, meron po tinatawag na points. Ito po bawat isang package, meron 150 points. Kapag daw po ito, nakita ng system. At nag-match, meron pa pong bonus na 160 Qatari Riyal. Yes. Naintindihan po? Yes! Ngayon, ito po yung susunod na kitaan. Ito pong si, halimbawa ay si A at si B. Ito pong si A, nakapagbenta uli ng package kay letter C. Meron po ito ulit na 150 points. Pero itong 178, hindi mo na makukuha. Kasi, ito ay kikita, ay, itong 178, ang kita na dito by A. Tama po ba? Yes. Ngayon, itong si B, mahina pa lang magbenta ng package. Pero magaling mag-retail. Nagbenta siya ng retail. Ang naging points ng retail, halimbawa, kasi bawat product po, mayroong points. Umabot po ng 75 points. Ang sabi po ng system, 150 points to 75 points, hindi na niya hintay na mawag 150 to. Bibigyan ka na kanya ng 80 Qatari Riyal. Tama po ba? Yes. Ngayon, meron naman po tinatawag na uni-level points. Lahat po ng plano ng ito, mayroong points. Sa uni-level points, kapag ikaw ay bumili ng produkto na may 115 points, bibigyan ka pa ng royale ng 8% rebate sa lahat ng produkto. Tama po ba? Yes. Ngayon, ito po ang si A. Ito po ikaw. Lahat po, ang tanong, lahat po ba ng mga distributor mo, may kita ka pa? Meron po, di ba? Wala dito sa iyo. Ha? Dito po sa baba mo. Meron po dito 5%. 4%, 3%, 2%, 1%, at 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Sa multi-level points naman, kapag ikaw po ay nagsisimula pa lang, ang tawag sa iyo ay independent distributor. Meron po tayong ranking. Hanggang umabot po tayo ng diamond.
po at hindi at wala kang ginagawa, babalik ka pa daw po ba dito sa independent distributor? Hindi na. Kasi no demotion po tayo. At kung hindi mo naman naabot yung mga points, mababawasan ba yung kita mo? Hindi. Kasi wala rin po tayong quota. So, ganoon lang po. Muna, ang papakita ko sa inyo, kung ano man po ang mga katanungan ninyo, pwede nyo katanungin ang inyong apply. Meron lang po akong isang kwentong iiwan sa inyo. Kasi alam ko, lahat tayo dito, hindi naman tayo sasali agad eh. Di ba ba? Iba dito mag-iisip pa. Meron po akong kwento. Meron daw pong dalawang mga kaibigan, pumunta sila sa negosyo. Ngayon, nakinig silang pareho. Pareho silang nagandahan sa negosyo. Ngayon, pag-uwi nila, ang sabi yung isa, pre, ikaw na lang muna. Tingnan mo kung kikita ka talaga doon sa business. So, naghiwalay sila, yung isang kaibigan niya, ginawa yung business, inaral, ginawa ng tama, at pinagpursigihan. After po ng 3 months, tumawag sa kanya ng pare niya. Sabi niya, pre, pwede ba tayong magkita? Sabi niya, pupunta ko din sa inyo, kumasal ang pare. So, doon pala, nag-isip na siya. Tapos si pare, naalala akong bigla. Ngayon, sa paglabas niya, pagtungo niya ng bintana, may nakita siyang bumubusina sa labas. Sabi niya, ako, sana naman hindi si pare to. Sabi niya gano'n. Lumabas siya. Paglabas pa lang niya, umakaway na rin yung pare niya. Pare, pare, sakay ka. Hindi ka dito. Bagong sasakyan. Parang mga ilang araw pa lang nalabas sa kasa. Sabi niya, sana naman itong sasakyan to, hindi galing sa pare. Sabi ko kay Pire niya. Hindi, pumasok siya. Pagpasok sa sasakyan, sabi niya gano'n yung pare niya, pare, bagong sasakyan ko, nabili ko sa royale. Sabi niya, napamula lang yung pare niya. Kasi, kung siya, paglabas nila doon sa negosyo, inawalin niya yung negosyo, pinagpusigay niya, baka pareho sila ngayon may bagong sasakyan. Yun ang po ang isip ko sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung negosyo, huwag na po kayo mag-isipan. Gawin niyo ang negosyo, gawin niyo ang paraan kung paano kayo magsisimula. Nang sa ngayon, yumaman na kayo na mas maganda.